Good day, mga ka-TV. I'm back again, Rio Marine. For today's vlog, mga ka-TV, kunting kaalaman lang tayo, kunting tips lang sa paglilinis ng ating makina. Baka sa mga baguhan dyan, or bago pa lang nag-uumpisa, baka pagsampa nyo, may makuha kayong aral o may matutunan kayo sa ating tips. So, see you mga ka-TV. Mga ka-TV, kunting tips lang dito sa ating mga tanso dito sa yate, sa mga pipings, no? Madalas nagkaka-corrosion, nagiging green. Pagka ganun, kailangan nating linisin. Kasi kung hindi, magkasisimula ng kalawang at mahirap nang tanggalin, no? One eternity later. So yan nga pala guys yung sinasabi ko, konting tips lang tayo dyan sa mga tanso na yan, ha. So pagka hindi natin na maintain ng maayos yan, nagiging green yan. May mga green green na naman. So dati malala yan guys. Parang ganyan na ganyan yan, green na green. So ang paglilinis nyan guys, pag nag green na, gamitan lang natin ng steel brush, no? Yung pino, yung maliit. Brushin lang natin, tiyagaan lang natin guys kasi medyo mahirap yan. So ito guys, ha, meron tayong steel brush. So ang dami ng pinagdaanan yan, tingnan nyo. Ang dami ng nalinis yan guys. Yan mga ka-TV, ha. Ano naman. Silinisin lang natin. One hour later. So usually guys, kapag yung maruming marumi talaga, yung green na green, green na siya, tapos ay nagba-black-black na. Nung una, ito lang ginamit ko, no? W40. Spray natin siya, tapos brushin natin ng brushin, no? Nung mawala yung green. Tatanggal yan guys. So isa nga pala sa sikreto mga ka-TV para mapanatili yung malinis at hindi na bumalik yung corrosion, ha. Ito sikreto ng mga gwapo. Vaseline. So pagka natapos na natin na linisin mga ka-TV, ha, para mapanatili yung linis niya at hindi na bumalik yung green, yung corrosion. So gamitan lang natin itong Vaseline. Ito, subok ko na to ilang buwan. Hindi siya nag-green talaga, no? A few moments later. Thank you.